Magandang magandang hapon Pilipinas, Diyos marhay na hapon Kamarinisur. Welcome po sa isang oras ng hitik na hitik sa impormasyon, kaalaman at talakayan sa agrikultura. Ito po ang ating kaugnay, School on the Air on Corn Production dito po sa probinsya ng Kamarinisur. Hatid po sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5 ng Department of Agriculture, Provincial Local Government of Camsur through the OPAG Kamarinisur at ng 16 na corn cluster ng Kamarinisur. Kaya ayan po ang ating mga kaugnay, lalo-lalo po yung ating mga enrollees. Kumusta po kayo dyan? At ito po ay mga nanggaling sa munisipyo ng Baaw, Bato, Bonbon, Buhi, Bula, Calabanga, Iriga City, Libmanan, Minalabak, Napua, Naga City, Ocampo, Pili, Siroma, Tigaon, at Tinambak. Tayo rin po ay nasusubaybayan at napapakinggan sa impila ng radyo dito sa probinsya ng Kamarinisur tuwing Lunes at Miyerkules sa ganap na alas 5.30 ng hapon hanggang alas 6.30 ng gabi sa DWNX FM and AM Naga. Isang oras po mga kaugnay, simula po ngayong nagsimula po tayo ngayong buwan hanggang po sa susunod na buwan, sa buwan ng Oktubre. Tayo rin po ay masusubaybayan via YouTube. Just follow us on our official account, ATI Bicol hashtag Sarabay Channel. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. Nung nakaraan po talakayan po natin, tinalakay po natin ang pest, di ba? Pest management. Okay? Nakasama po natin doon ang aming agriculturist one na si Ma'am Justine Cano. So, ito po yung pagpapatuloy po natin kasi ang kasunod noon ay yung about naman sa mga diseases diseases ng corn and its control. Okay? So, ngayong araw po ay mga kasama natin, syempre, ito ay kilalang-kilala na ito dito sa larangan ng pagmamais, di ba? Kasama po natin siya sa Provincial Agriculture Office ng Camsur, ang agricultural technologist na corn specialist din ng OPAG Camsur, si Sir Ruel De Jesus. Sir Jojo, magandang hapon po. Okay, magandang hapon po din sa mga tagapakinig, kaklase at kamais natin. Magandang hapon po. Sa inyong opisina? Mga office mate ko, lalo na sa boss ko, kay Ma'am Che. Yung mga kasamahan mo sir sa ibang din, di ba? Lahat doon ng corn coordinators. Corn cluster dito sa Camsur. Corn cluster dito sa Camsur. Pero yung kasama lang natin ay 16, di ba? 16 lang po. Pero ang corn cluster ng Kamarinisur ay 26. Okay. So ibig sabihin still counting. Yan, okay. Ibig sabihin sampu po yung cluster na hindi natin na kasama ngayon. So marami pala ano? Ito ay 16 lang ngayon ang nakakasama natin. Anyway, sir, nung kasing nakarang episode ay tinalakay namin yung mga pest, yung mga mapinsalang peste sa ating mga pananim, lalong-lalo na sa mais, di ba? So ngayon naman po ang titingnan naman natin ngayon yung mga sakit naman to, di ba sir? Mga diseases. Ano ba to sir? Ano ba natin nakikita sa ating mga tanim? Dala rin ba to ng mga insekto, sir? Ang iba dala ng insekto, ang iba na-transmit through air airborne disease. Ang iba naman nakukuha sa lupa. Ah, okay. So, not necessarily, di ba, mga insekto lang ang ano nito. Ang iba na kasama nito yung mga fungus. Bacteria. Yeah, okay. So, umpisahin natin, sir. Ano ba yung kadalasan, yung mga, ang natatalakay natin ngayon ay yung major diseases of corn and kung paano pa siya i-control. Okay. So, sige, sir. Simulan natin. Ano yung pinakauna? Ang pinakauna natin, simulan natin sa downy mildew.
So, yung casual organization na pangalan ni Peronos Clerospora Pelipinensis. Fungus like ito na organism na oomycete. Nagta-transmit ito through sa plant, through the airborne ito, kaya na pumapasok sa pores ng mais. Dahon. Ito ay disease na karaniwan sa mga medyo yung tatawag natin basa yung kasi weather. Mildew eh. Aggravate ito sa prolong na leaf wetness, yung basa yung lagi dahon. Ang mga sintomas ito ay yung ang infected plants nito ay yung may white sa dahon na parang stripes na minsan nag-yellow. Parang variegated, lumalabas variegated yung dahon, ano? Sa left leaf blade, may whitish siya sa kabilang sides pag mataas ang humidity. Nababansot. Tapos bababa siya, hindi yung stunted, yung irrigation ng yung paghaba ng internodes ay nalilesen. Ang bunga niya medyo mahina, maliit, saka madali siyang tawag dito yung makarating sa ripening stage. So kasi siyempre 'di ba ang mais naman pag nasa ano niya na sa pag mayroon ng bunga, medyo ang kailangan niya na ay sunlight, 'di ba? Nagpapatigas, 'di ba, sir? Opo. Kung ngayon kung medyo ano to, siyempre pag ito'y affected po yung plants natin itong downy mildew nito ay basa lagi, 'di ba? So talagang matagal yung paglaki ng ating mga mais. Sa anong stage siya, sir? Sa halos lahat ng stage halos ba? Halos lahat po ng stage. Simula sa seedling hanggang sa ano. Pwede pero, karamihan dito, hindi na nakakarating dun sa tinatawag na sa ating sa ripening stage kasi mas nauuna sila na yung tumula o mag-mature yung dahon. So, umangga sa maubos yung dahon. Opo. So, after pag dito, sir? Hanggang maging kulay brown na yung dahon. Tapos mauna silang magkaroon ng bunga pero maturity niya din. Maturity niya mas ano din mas maaga kaysa sa karaniwang tanim natin. So itong mga ganito, sir, kasi 'di ba kung usual ito lalo na kung yung tag-ulan, 'di ba? Medyo siyempre laging basa ang mga tanim natin, 'di ba? So ano yung mga measures, yung control measures natin diyan, sir? Paano ba natin malalabanan yung ganun pag ganun? Pinakauna diyan dapat italin natin yung resistant variety. Ang tatanim natin. Ititreat natin yung seeds ng fungicide. Kasi usually naman kung mga yung ano na, sir, mga hybrid na seeds ay treated na yun. Treated na po. Okay. Yun, treated na. Ito, karamihan itong nangyayari dun sa OPV. Pollinated varieties. Tapos i-destroy natin yung alternate host tulad ng okra, yung mga gulay sa tabi na tinatanim natin. Yun ang karaniwang So, dapat wala tayong tanim na gano'n, sir? Opo. Okay. Kung nakikita natin na may gano'n, pwede na tating tanggalin yung alternate host para hindi na maapektuhan yung tanim natin na mais. Tapos, sa pag-control, kung talagang hindi na kaya, yun, mag-spray na tayo ng fungicide o fungus ta. Okay. So, ano yun? Sa dahon, siyempre yun? Opo. O di, pag nag-spray tayo ng gano'n, dagdag na naman yun sa... Dagdag naman na pahirap sa magsasaka. Oras, lahat, pagod. Sige. Mababa pati ngayon ang presyo ng... So, gaano ba ito, sir, kano? Gaano ba ito kabilis? Pag na-infect yung ano natin, yung pananim,
Kaya bang ubusin ito ang isang gitarya ng ilang... Hindi ilang... naman, hindi naman. May mga part lang na, na kung maagapan natin, pwede hindi na yan dumami. Kasi ang pinaka isa pang control dyan, binubunod na natin yung ano yung infected na tanim. Ah, okay. So ibig sabihin, medyo mabagal ang pag-ano nito? Mabagal po. Pag-transfer sa... ano? Okay, sige. Anong sunod natin, sir? Ang sunod po natin ay yung bacterial leaf blight. Ito naman ay nagko kasi ito ay bacteria na Santomonas basiola. Ang symptoms naman nito yung parang namamasamasang narrow ng leaves. Parehas din ng ano yung solutions ito nagiging parang brown, nagbo-brown. Brown na aaninag ko na yung oh, translucent, plastic, oh, translucent na. Parang plastic. Pero ang severe na makikita mo ang symptoms nito ay yung nag tumitiklop na yung dahon. Sa side, simula sa side. Opo, sa side mo na sisimula pa. Pa, ano na? Pagitna. Okay. So usually, anong ano yan, sir? Anong stages siya nag-a-atake? Parehas din ng ano. Nasa vegetative stages to ano din, lahat ng stages. So, ang mga papano natin to, sir, makokontrol? Yung pa rin, plant resistant yung mga seeds o variety. Ang isa pa, yung dapat makontrol mo yung insekto kasi ito, may dala nito yung insekto. Tulad nung armyworm, yung mga kapatay ng dahon. Armyworm, yung similoper, yun. So, yun ang laging ano doon. Oo. Ano pa, yung ibang mga ano niyan, sir? Mga pwedeng... control na pwede mo siyang ma-improve. Kailangan lang laging malinis ang ilalim ng inyong maisan para magkaroon ng magandang air circulation at saka mabawasan yung fungal problem. Tapos malinis yung ilalim, yung kinat yung damo, huwag ilalagay sa ilalim ng maisan at saka ang pinaka ba ano dito, sir, kasi ang itong fungal itong ang fungus pala ng ano ang fungus na nasa lupa ay naglalalas ng 3 to 4 years bago mamatay. Tagal ano? Oo. So kaya pala, sir, minsan ang mga ating although bawal, di ba? Although bawal ay nagsusunog sila after, di ba, baka... Opo, pero hindi namin sinasuggest na magsunod. Kasi bawal nga eh. Bawal nga. Ikalawa, nasisira yung lupa, nawawala yung nutrients. Kaya ang pinaka, ano namin dyan, ay magkaroon sila ng yung follow periods. Na kailangan, maararo mo muna yung malan-prep po na maayos yung lupa bago mo taliman para yung sa sunlight, sir, ma-ano sila. Okay. Pag nabungkal, nakakalabas. Makaka-penetrate yung ano, yung sunlight. Okay. Yung sunlight. Okay. Para at least, yun na yung magta-dry doon. So, yun po ha. Sinasabi po namin dito at inuulit namin, bawal po ang magsunog na ngayon. Di ba? Meron tayong di ba? Na Republic Act na sinusunod diyan yung sa Clean Air Act. Tama, sir, ano. So bawal po yung pagsusunog na ng kahit na anong mga usually kasi ang nagsusunog lang noon yung sa palay at yung sa mais, di ba, sir? Pag ang mais pati yung sinusunog, maraming ano yan eh, yung lumilipad-lipad. Kung saan ka. Yan, oo, di ba? Ang dami kung saan bumabagsak na yan. Yan yung ano doon. Yan ang mahirap doon. Pero bawal po talaga yan, ha? Bawal po yan. Meron po tayong batas. Kung tayo po ay may
may ano yan eh, may penalty, di ba sir? May kulong. May kulong yan, okay. So, as much as possible po, wag natin gawin yung pagsusunog. Instead, para ma-dry din yon, bungkalin natin. Para pag nabungkal natin yan, makapenetrate yung ating sunlight. So, yun na yung magpapatay doon sa mga bacteria or mga fungus na nandun sa ating... Sanitation din ang nangyayari pagka doon eh. Correct, opo. Okay. So, next ay ang ating brown spot. Okay. Fungus din ito. Pisoderma mitis. Anong nangyayari from the word brown spot? Alam mo na yung mga kulay brown na patak-patak sa ating mga dahon. Okay. So madali-madali siyang ano eh, madali siyang makilala kung anong klaseng ano siya. Anong nagtama doon sa ating ano tanim? Ano, parehas ito ng ano, ng downy mildew. Ano din ito, prevalent din ito sa ito naman sa warm and wet condition pa rin. Pero sa warm din, okay din. Okay. Na-prevail pa rin siya. Ang mga symptoms ito, yung lesions, yung ano, mayroon mga yung patak-patak na na-perform, na yellow lesions. Na-dry. Brown. Matadry siya. Matadry siya. Tapos, nag-perform siya. Pag marami na, nag-perform siya parang oblong. Hanggang sa lahat ng dahon. Na pupuno na. Kasi ang lahat naman siguro ng tanim, alam na nila yan, na ang lahat ng tanim kumukuha ng pagkain sa dahon. Yun ang ano eh, ang sinasabi nga natin nung una eh, ang ano po, ang ating dahon ay ang kusina ng kusina ating mga halaman. So, dyan kasi nangyayari yung photosynthesis, di ba sir? Apo. Na kinakailangan sa pag-ano ng paglago ng isang halaman. Kaya kung matatakpan yun, ito brown spot o mga ibang ano, wala na silang mapagkukunan. Pagpapagkukunan. Yun nga, sabi mo kasi natin pang lulutuan. So, expect po natin na walang mangyayari doon sa, kung bubunga po yan, baka yung mga bunga naman ay mga walang laman. Okay. So, anong mga control na pwedeng gawin natin ng ating mga kamais dyan? Ano, sa parehas din ho, nung mga nauna, kailangan din yung variety nyo na itatanim, consistent, at saka magka-practice tayo yung siya. Sabi namin kanina din na maganda ang land preparation. Deep plowing. Okay. So, tapos, pwede naman na kung hindi pa masyadong malala, o hindi pa na-apektuhan masyado yung buong tanim, pwede mong tanggalin yung infected leaf. Okay. Tapos yung mag-treat na tayo ng fungicide. Okay, so sige. Yeah. So ibig sabihin sir, kung halimbawa may tatlong dahon doon, gugupitin lang natin. Gugupitin lang po natin. Pero yung ginupit natin, dadalhin natin. Kung may pit tayo na ginawa yung tawag dito parang balon ba ito? Compost pit. Compost pit? Pero hindi ko sinasuggest kasi pag compost pit, pag doon mo yung nilagay, nandun pa rin yan eh. Kaya sinabi ko kanina na 3 to 4 years bago mamatay ang fungus. Kung doon mo ilalagay, hindi pa yun mawawala. Mawawala. Pero ang pinakamaganda doon, yung compost pit, tatakpan na lang natin ng pag medyo puno na, tatakpan natin ng soil, ng lupa. So, yan. Okay po. Yan po yung mainam na gawin natin pag pagkukontrol nitong ating brown spot. Sunod po natin ay yung stock rat. Yan, stock rat. Okay. Common name, Pythium stock rat. Okay. Ito ay isang soil-borne food germ. Okay, so yung mga nauna po natin ay halos mga ano yan, airborne. Okay. Airborne po yung nauna natin. So ngayon po naman ito ay soil-borne fungi. Okay. Pero, may caution ko din kayo kasi ito ho, pwede rin ma-spread sa isang tanim through wind or rain. Siyempre kasi
ba pag ano nila doon, pag sa rain pati, di ba? Yung tilamsik. Yung tubig, ito tilamsik, or siyempre, ano rin yun eh, aagos yung tubig, di ba? Pwedeng nandun na, pupunta doon sa panibago, dadaanan yung panibagong ano, tanim na ano, ano, na mais. Kaya po, ito rin ay madadala rin sakali, ano, ng tubig. Madadala ng tubig. Hmm. Hangin ng tubig. Okay. Ang mga symptoms ko dito, yung doon sa may nodes, nagiging brown, saka malambot. So, ang tendency niyan, sir, mano, maputol siya or what? Excuse me. Ang tendency po niyan ay mapuputol. Magla-lodge. Pag tinamaan ang hangin, o tinamaan mo, Madaling maano? Madaling matumba. Tumba. Okay. Kasi yun nga, sinasabi ko na medyo pot, medyo malambot na, parang ano na ang halo. Halo na. Kaya madaling na sila matumba. So, anong maaaring ano natin ito, sir? Control. Doon pala sa symptoms, may mapapansin pa kayo diyan na medyo mabaho ang amoy. Pag hinawakan niyo, amoy niyo yung stock na talo mabaho. Kasi nabubulok na siya, so, 'di ba? Nabubulok na. Nabubulok na. Malambot na siya tapos pag hinawakan niyo, mabaho. Okay. So pag inamoy naman lang. Apo. Hindi mo amoy, hindi mo naman. So ingat kayo pag sabi niyo, hindi ko naman naamoy ah. Huwag kayong gano'n. Baka, di ba pag nakawala ng amoy. Alam mo na. Pag maalala ng amoy, Masuspect ka na. Yeah. Huwag kang magano-ano ngayon na, wala akong pang-amoy na. Hindi mo naamoy. Okay. So huwag na po. Okay, anyway sir, ano yung mga measures natin po dyan? Yun pa rin. Hindi magbabago, kailangan yung variety natin, yung system. Kung hindi naman pala sir, alam ba yung variety ay yung gagamitin natin OPV, di ba? OPV. So, ang pinakaano po doon is i-treat natin yung ating seeds bago treated na yung seeds natin. Hindi, sa OPV sir. Di ba? Sa OPV. Sa ano, sa hybrid, okay na. Sa hybrid, okay na. Treated na yan. Sa OPV, titreat. So, paano po pag-treat nun, sir? Fungicide, sir. Ibababad? Opo. Ano yun? Kailangan ilang oras ba yun? Mayroon dyan, sir, yung powder na fungicide, i-ano mo lang, incorporate. Oo. Pwede mo na siyang i-ano. Ah, hindi na kailangan tunawin pa? Opo. Tapos ibabad? Opo. Pero kung liquid, sir, ibababad mo siya? Ibababad po. Mga ilang oras ba bago itanim? 3 hours na pwede na. Tapos, bago mo itanim siya, kung tatanim mo ng alas 7, so mga alas 5 ibabad mo na. Tapos, pwede mo na itanim. Okay, yun po yung mga, ano, sa mga ating nagtatanim ng mga mais na OPV. So, kailangan i-treat muna natin. So, yun yung isang control measure natin doon. And then, ano pa sir? Kung kasi karamihan sa atin, ang iba pa lang. Ang iba sa atin, nag-corn after rice, rice after corn. Kaya, alternate. Iba bulang ang drainage. Ano? Kailangan mag-provide, kung gagamitin natin yan as corn, sa corn production, kailangan malinis yung maganda yung drainage system natin. Hindi tayo nagkaroon ng water lang. Kasi yun ang pinagsisimulan ng ito nga, yung spakrat. Nabababad siya. Nabababad siya. Okay. So, we need to provide good drainage. Kasi nga, iba yung drainage ng palay, iba sa, iba ano, sa corn. Kasi sa corn kasi, di ba, halos kada hill, di ba, nag-ano tayo ng, ano, no, ng palay. Wala sila dito, pilapil. Sa, tanggalin yun, tapos kailangan, tawag dito, na, may plant. Plantay dapat siya. Okay, tapos ano pa sir? Iwasan natin na magkaroon ng water lag sa area. Yung sa area. Kaya napantay. Ano ba? Okay na sir? Okay. Ano pa tayo? Yun. Mga pag ganun sir, walang i-spray tayo? Wala talaga. Pinakabahan din yan, tatanggalin na natin. Okay.
Tatanggalin natin. So mas ano pala to, malupit din ito. Malupit din. Kasi wala tayong magagawa dito eh. Pag ito'y natake na, di ba? Ang ano na nito, isa kong sekreto naman kasi sa pagtatanim, ay kailangan laging nabibisita o napupuntahan yung ating taniman. Huwag natin gawing demo farm yung ano natin, yung farm natin. Ano ibig sabihin sa itong demo farm? Demo farm, di mo pinupuntahan, di mo inaalagaan. Ah, okay. So, yun pala, demo farm. Kasi sabi ko, bakit hindi kaya pwede yun i-showcase eh, di ba? Demo nga eh. Hindi nga, demo farm, di ba? Sino-showcase natin yung ano natin eh. Pala, demo farm niya, di mo pinupuntahan, di mo binibisita. Di mo inalagaan. Okay. Okay talaga ito si Sir Jojo ha. Okay, ano sunod natin, sir? Ang sunod natin, sir, ay yung Northern Leaf Blight. Ah, mga sub-blight naman ito. Spheria torica. Ang Northern Leaf Blight naman, foliar disease naman yan. Ano ibig sabihin nun sa foliar disease? Full yung na, yung nasa reproductive stage na siya. Ah, okay. Yung mag-ano siya? Magbubunga. Magbubunga na. Okay, lumalabas so, yung bulaklak. Oh, okay. Flowering stage. Parang gano'n na. Full yung. Okay. Sige na. Ang isa sa mga makikita mong symptoms ka ganito, yung mahilig magsigarilyo, yung cigar shape siya, yung pahabang paliit, parang tabako. Yun ang forma niyan sa dahon. May ang kulay niya yung grayish green, tapos may green spots na sa leaves, mga 20 millimeters long hanggang sa madry. Nagkakaroon siya ng premature drying na kala mo Wala na. Oh. Wala na nga talaga kasi ano na. Kasi na patapos na. Oh. Paano na siya, no? Parang... Pamansyog na. Tapos, meron siya mga patak-patak na maliliit na tawag... Itim. Itim na parang tuldok. Spot. Mga spot na tiny spots. Sa leaves. Kanina kasi iba, magiging iba ito dun sa brown spot natin. Yung brown spot naman kasi makikita natin yung green pa na meron ng yung spots. Tapos yellow muna bago magpa-brown. Ito, dun na sa kulay brown na. Makikita na natin yung saka pa lang siya. Na kulay itim. Kasi patay na nga yun yung dahon na yun. Ano na, brown na siya. Okay. May mga itim-itim siya na. So, ano ang mga pwedeng gawin na natin, sir, pag gano'n na? Ano pa rin, sir? Hindi pa rin nagbabago. Number one talaga yung resistant yung ano natin, pananim. Kasi itong lecture na ito, para ito dun sa OPV, kaya hindi nawawala yung sinasabi natin na planting resistant cultivars. Oo. So, yun po, tinuruan tayo kanina na kung paano natin na maging yung OPB natin ay maging resistant ko ano siya sa mga ganon, ay kailangan lang natin ng maibabad natin yung ating mga seeds o yung mga itatanim natin sa fungicide. Okay. So, 2 to 3 hours lang bago natin itanim. Okay. And then, ano pa sir? Yung iba pa? Yung pare ito, i-spray natin ng fungicides. So, ibig sabihin, sir, mag-i-spray tayo pag lumabas na yung mga spot-spot na yun? Opo. Pag may nakita na kayo yung mga lesions. Yung ano pa lang? Nagbabrown pa lang siya. Service stage, dapat pakontrol na natin. Isa pa rin control yun, sir, yung tatanggalin natin yung dahon na may spot. Affected. And then, yun nga, saka natin i-spray. Kung very ano kasi sir eh. Kasi kung iisa-isahin mo 10 hektarya ang taniman mo, iisa-isahin mo, mahihirapan ganun. Just imagine. Ang pinakamaganda doon, mag-spray na. Pag may nakita ka ng ganun.
So pag may nakita na na ano tayo doon na mga spot-spot, yun pa lang, kasi mabilis din to sir, di ba? Opo. Mabilis din siya. Ano siya sir, tawag dito, airborne din ba to? Itong anong ito, itong blight, ano to? Ano siya sa tanim na po mismo. Okay. So ang usually ang carrier nito sir, bakit nagkakaganito? Ang carrier niyan, yung ano pa rin, yung insekto. Hindi ko lang nakuha okay. Kung ano. Tapos, fungus. Foliar disease. Oh. Opo. So usually, pag anong panahon ito sir, lumalabas? Pag medyo malamig. Humid ang panahon. Okay. So yung panahon natin ano. Okay. So yun po yung northern leaf blight natin. Lahat naman ng fungus sir, kung ano mo, lumalabas pag yung may basa. Humidity. Yeah, may basa-basa. Kasi yung ano sir, yung kung ito ano dito, tawag dito, mushroom. Isa din yung fungus, di ba sir? Oo, tama. Maganda ang aning pag ang humidity ang mataas ang humidity pag mataas ang ani ng mushroom pag mataas ang humidity. Kasi nga nakatago dapat siya, di ba? Tapos dapat medyo kaya mas ano ito, yung nagpo-produce ng ano, may tawag doon yung nag-ano ka pag umaga, di ba? Parang pawis-pawis, pawis-pawis na ano. May... Oh, nakalimutan ko rin eh. Anyway, so yung po yung northern leaf blight. So ibig sabihin kung bakit may northern siya, sir? May southern din siya. Meron din siyang southern. Yun na yun, ano, ano yung southern? Pero baka na pa mo ng eastern, ha? Oh, wala na. Wala sa northern. Sa western. Oh, dalawa na. Dalawa. Ah, dating southern noon tayo. Southern leaf blight. Cochibulus heteros tropus. Yun ang casual organism niya. Ano ang mga symptoms nito, sir? Ma-observe natin. Nito, severe, sudden and severe yellowing, browning, spotting, sakot yung drying of leaves. Severe siya. Mabilis. Saka biglaan. Biglaan na mabilis. Ano. Tapos meron siyang ang dahon niya nagkakaroon ng maliit hanggang sa malaking kulay brown sa na-elongated dyan dun sa dahon mismo yung pahaba yung ano dun, pahaba yung pagbabrown niya no? Oo. Ano siya tawag dun? Parang palinyang pahaba siya. Dati kasi yung iba ay magpo-focus lang muna sa isang area. Opo. Doon lang pataas. Di ba? Ito naman, ito talaga ay linya-linya na ang pag-attack niya. Oo. Parang dinaanan na ano? Parang train. Parang sinunog na isang haba, parang ganoon kasi nagpo-brown na siya. Ano ang ano natin dito, sir? Control na maganda. Yung pa rin, para maiwasan natin tong southern leaf yung blight na yun. Yung pa rin mawawala, yung resistant varieties. Sa spray ng fungicides. Control din ho sa land preparation. Okay. Yun nga, para so, yung tawag dito, solarization, yung para ma-i- ano natin? Bungkal? Oo, mainitan. Yung ano, para mawala yung mga fungus na yun. Tapos yung pwede natin spray yung sanitize yung lupa, yung fungicide, o fumigants. Okay. Pero ang isa pa ang magandang ano dito, kailangan ipuprune din natin yung tanim natin. Medyo sabi ko ha, mahihirapan tayo. So ang prune sir ay yung mga sa baba na? Sa baba po. Simula sa baba. Okay. Kailangan malinis yung ilalim kasi yun nga, para
tagus ang init. Init, okay. So next natin, sir. Yung leaf. Common, so, mga common ito, ha. Mga common po itong diseases. Okay. Ng ating mais na ang nagkakos po ay fungus. Okay. So, gray leaf spot. Ano naman ito, sir? Gray leaf spot naman ay fulgar din yan. Fungal disease. Ang sintomas yan, yung maliliit din na parang turdo na napapaikutan nung kulay yelo na parang rectangular na lesion doon sa dahon ng maize. Na parallel ang ano, pahaba pa rin. Pero ano siya, hindi siya yung kanina kasi isang haba lang tapos ano. Siya marami. Siya talagang parang ang dami ano, ang dami niyang linya. Kung doon sa kabila train dito parang MRT. Bayan na two way ito. Kung sa nauna natin ay one way lang muna na ano na train na dumadaan. Ito ay ano na, may kasalubong, pwede na magsalubungan eh, pero ano, kung sa ano to, SLEX, mga 4 lane to 5 lane ito. Okay. So, ano yung ating measure nito, sir? Ang control measures po natin. Ito plant resistance, okay na yan, given. Ano pa? Spraying. Meron pa tayong yung sa management tips naman, tips lang po ito, ha. I-avoid natin yung medium to high nitrogen fertilizer level. Gusto kong sabihin, i-maintain lang natin kung ano yung nasa soil. Sa lupa niya. Sa soil analysis. Kasi, yun nga sabi, pag sinabi naman yan na kung ano man na sobra, bawal, kung kulang naman, hindi rin maganda. So, i-maintain lang natin. Tapos, isa pa din sa tip na pwede natin ibigay, kailangan malinis pa rin. Kasi yung circulation, i-improve natin yung air circulation. Kailangan improve pa rin yung ano. Tapos, sa treatment naman, anong mga tips natin dyan, sir? Sa treatment naman, i-tanggalin natin yung nung affected the leaves. Then, spray pa rin natin yung fungicide. Okay, so yan. Next natin ay yung leaf rust. Ano to, ha? Kalawang sa dahon. Pag sinabing kalawang, alam na natin na ang kulay na ay brownish. Brownish, parang brown. Yung parang kalawang na parang ano si sir, ha? Yung patak-patak din. Yung makakita po kayo ng bakal na may kalawang na bumubutik-butik. Parang bumubutik-butik. Parang bumubutok po na lang. Yan, oo. Tama. Tapos, ito ay cause ito ay yung pathogenic fungi. Na nasa order ng Puccinianus. So, ano to, sir? Namamatay din yung dahon, ano? Namamatay din yung dahon. Yung pa rin, ang isang tip dyan, yung tatanggalin natin yung dahon, tapos ispray pa rin ang fungicide. Pero ang pinakamaganda na siguro dyan, kasi nga yung hindi natin maiisa-isa, ispray na natin ang fungicide, yung makikita natin yan. Kasi kung balikan natin yung IPM ng ano, pag nasa ano pa, tapos ito, economic threshold level, kung kaya pa, i-tolerate, nasa tolerable ano pa, huwag na muna tayo mag-spray. Kasi dagdag ng costume, dagdag pa ng labor, at pagod. Ika nga kung kaya pa naman isa-isayin natin, natanggalin, di ba sir? Kasi hindi pa naman lahat yun eh. Opo, opo. So, siyempre, mag-umpisa yun sa ilang, ano lang, ilang tao doon sir, ilang puno pa lang. Okay. So, pwedeng doon isa-isayin muna natin. Huwag na tayo, baka kasi naman
Sabi nga kanina ni Sir, eh, kung 10 hektarya ang tinatanong natin, hintayin pa natin na abutin yung 10 hektarya. Ang pinakamagandang tip pa dyan, Sir, talaga kailangan, huwag mong gawing demo farm. Yeah, okay. Marihili kong puntahan, kung alam mo. Correct. Makikita mo ang development na mo. Kaya makikita mo na, ah, ito palang meron. So, kung ito palang meron, simulan mo na doon na mag-prune, di ba? Okay. Tanggalin mo na yung ano, tanggalin mo na kagad yung dahon na yon na infected. Okay. Sige. Next ay... Yung. Ito yung delicacy. Delicacy ito isa rin. Corn smut. Ano dyan yan? Yung casual organism din na ostilagomyces. Yun yung parang kung tatawagin natin sa termino natin ay parang cancer and cancer mice. Yung nagkakaroon siya ng parang bubul. Bubul. Nag-umpisa yan sa tip ng mais. Nang mismo bunga, yung bunga. Ang ano dito, ang mga symptoms ito, yung yun nga. Kakaroon ng boils. Tapos parang siyang mahirap eksik. Yung parang nagkakaroon siya ng mga ano, parang bulaklak, ano? Bulak. Doon sa mismong mais, yung sa bunga, ay parang tinutubuan ng bulaklak. Parang ganun po yung pag i-describe ko po ha. Para siyang yung boils nga parang may lumabas na hindi naman siya mais na tipong yung butil ng mais bagkus parang bulaklak siya na lumabas doon parang lumubo nga ng boils nga. Okay, so ano pero, po pero sir itong sakit na ito, hindi ito ginano na sakit o disease ng mais sa ibang bansa, tulad ng Mexico. Kasi ito, isa itong delicacy sa kanila. Paano ginagawa sa? Kinakain nila yon, sinasahog sa gulay, parang ginugulay nila, tapos yung kinakain. Taas daw ang protein. Hindi ko pa, sir, na... Hindi ko pa na-try. Pero, may bala kasi na-try. Wah. Kasi, ang forma niya, sir, para kasi siya, pero baka pwede. Medyo, wala na talaga eh. Para siya, tawag dito yung mushroom. Para siya. Cotton mushroom. Para siya. Yung forma niya. Lumabas siya doon eh. Lumabas siya sa dulo. Siguro pwede naman talaga, sir, eh. Kasi nga, yung mushroom nga, eh, spongy, di ba? Spongy po. Ito rin, eh, siguro, baka ano rin ito, eh. Kung ginagawa sa kanila, pwede natin i-try sa pasara. Sige, sir. Ako naman, ha? Ako kasi, ang inaasahan ko, mga ano kayo, mga core specialist kayo dito. At least, dapat kayo muna mauna. Matry nyo, eh. Delicacy daw, eh. Pero, sir, kasi hindi, ano ba ito? Usually, meron din sa atin ito? Meron po. Meron po, sir. Pero bibihira, ano? Out of, siguro, sa isang hektarya. Bihira. Ano lang naman eh. Tayo minsan makikita ng ganyan. Okay. Oh. Pag mataas ang humidity, yun nga, humidity pa rin. Kasi, pagkaya, fungus din yan. Tapos, na-expose yung dulo. May mga variety kasi tayo ng palis na expose yung dulo. Nakalabas. Nauulan na, nainitan. Tapos, Nalabas siya. Pero mukhang masarap yan, sir. Ano? Sige, tingnan natin. Sarap siguro. So, siguro anong control measure doon? Siyempre, ang isang control measure doon, kunin at lutuin. Okay. Tapos yung iba naman, yung planting pa rin, yung varieties. Tapos, yun nga, i-avoid natin yung injury sa mais. Kasi yun ang... Mechanical injury. Tapos yung soil recommendation naman galing sa soil na test na ano na test yun ang gagamitin natin. So malay natin, di ba, baka invento tayo, baka meron tayo ng ganito, mas baka ang lagi na lang gawin ay ganyan.
Di ba? Kung masarap talaga, sir, di ba? Oo, oh, di ba? Yun nga, sa yun nga, sinasabi ko nga, sa ano, ginagawa nila yan sa Mexico na nagpo-produce talaga sila talagang explore ko pa, sir. Explore ko. Malay mo, ha? Sige, ayusin. Ayan mo, sir, ha? Explore ko. Para talagang ikay corn specialist, eh. Sama natin sa training din, sir. Pag-aralan mo na natin, sir. Para tignan natin. Malay mo, mas pag medyo maano. Malaki pa. Market niya. Oo. Ano ba? At least may ano, may ano ba? Di, kung meron tayong alternative. Pag medyo murang bentahan, mali yung pag ito ay medyo ito ay mahal ang isang market natin, makaka-discover tayo market, no? Di, pwede yun. Pag medyo mahal ang ano natin, pag mura ang mais, pwede ito, ito, oh, ito muna ang ano natin. Ibenta. Diba? Diba? Yun muna kasi mas, mukhang masarap, eh. Mukhang masarap, sir, eh. Eh, kailangan natin, diba, ngayon, pagkain, eh. Halos pagkain, eh. Yes, pero no. Kung mataas ang proteina nito, ang ganda nga na to, alternative, eh. Sige. So, ano, sir, ang sunod natin? Yung banded beef. Sheet blight. Okay, okay. Dami ng sheet blight. So, soil-borne fungus ito, sir. Opo, opo. Parehas to nung ano. Anong kaibahan ito dun sa ano natin, sir? Dun sa nauna natin? Na sa ano rin siya, eh, soil borne fungus natin kanina, yung sa stock rot. Yan, stock rot, di ba? Ito naman, ano to, sir? Sa stock ba to or ano? Sanit naman ito. Sheet blight. Oo. Yun ang kaibahan nito. Yung sa stock. Oo. Yung soil borne fungus, ano? So ito sa baba rin ito mag-uumpisa. Pataas. Nag-develop siya, kaya siya tinawag na banded leaf sheet blight. Ito ay nag-develop sa leaves, sa sheets, hanggang mga leaves, hanggang ng stalk. So, pwede hanggang sa ears din, no? Hanggang sa ears. Kung nasa mature, kung nasa, ano na, nasa reproductive stage. Ang mga symptoms ito, yung regular na patches sa leaves, sa stalks, sa ears. May mga patches na sandal na medyo brown. May regular na light to dark brown na parang fungus na bukol. Bukol, no? Oo. Kakaroon ng mga dead tissues. Okay. Tapos, isa itong seryosong problema. Sa mga mainit at yun, mataas na ang humid na environment tulad ng Pilipinas. So usual ito ay makikita ng ating mga ano? Ako. Kamais. Kung titignan talaga ng mga ayos, kasi makikita ko kung bakit gano'n na ang naging forma ng ayos mo. Deform na siya, sir, no? Deform siya. Makikita mo, ang doon baba, makikita mo na patapulang siya, tamakas yung pitawang kanto. Ano ang control natin yun, sir? Control medyo, deep plowing pa rin. Tapos, re-remove natin yung infected leaves. Dahon, o. Oh. Tapos, spray natin ng fungicides. Ano po? Tapos, yun. Gagawin ng resistant variety. Tapos, kung mapipwede, kung medyo grabe na, wala na talagang ibang paraan. Pwede natin bulutin na lang yung puno. Tapos, sunugin. Kaya nabawal natin pinagbabawal na magsunog. Kaya kunti lang naman yun, eh. Hindi naman lahat dyan. Isang puno lang. Pwede mo naman sunogin. Okay, tagtadin muna, ano? Tagtadin muna yung katawan. Kung gusto siya, hindi naman mamatay yun. Hindi, tagtadin siya.
Tapos saka siya ay ano, kung magluluto ka, yun ang gawin mong ano, paggatong. Paggatong. Okay. Di ba sir? Oh, di ba? Okay. Para hindi yung walang kapararakan na pagsunog, di ba? Na raga ano lang. Pero at least kung igagatong mo siya, okay. May pakinabang pa rin. Hindi ka malulugi. Hindi ko okay. may paggatong. May paggatong ka na. Iba lang yung naging purpose eh. Okay. So next natin sir ay yung bacterial stock rat. Ang bacterial stock rat naman, halos stock rat din yung nauna. Kaya lang ito, nagkakausin sa bacteria. Oh, yung isa, nauna? Fungus. Ano po? Ito, sa first internode naman ito, kasi node, dalawa, internode, above the soil, natitwist siya, parang tawag dito? Pinipiga para napiga, pinipiga siya katawan, yung katawan na, yung katawan po ang ano natin. Napipiga siya. Tapos na though green pa yung ano, yung taas. Yung dahon usually ano. Linggo, oo. Pero madali na siyang matumba kasi nga sira na yung loob. Ah, okay. Ang ibang symptoms naman ito, yun nga, nag-start na siya mabulok. Pataas. Nagde-deteriorate na at saka may masamang amoy. Pero kung hindi mo na naman nahawakan, hindi mo naman amoyin. Hindi mo naman amoy. Oo, kasi siyempre, 'di ba? Dami-dami. Ang dami-dami ng tanim mo. Alangan isa-isa yung amoyin yun. Okay. Umpisa nang mag-ano yung dahon. Maglagas. Mag-dry. Yung parang yuyuko. Oo, oh, yung mga dahon nga, parang ano na siya eh, palagas na siya eh. Ano ang control natin? Again, yung resistant na ano, dapat na pananim, variety. And then? Yun, ang pinaka, isa naman ito, yung mga borer naman. Kailangan makontrol natin yung mga borer. Kasi yun ang nag-umpisa ng sakit na ito. Sa loob kasi, di ba? Sa loob po kasi ito nag-upisa. Kasi sira yung loob niya dahil na borer. Tinitira rin ang borer yun, okay. So, avoid planting in fields with poor drainage naman. Okay. Parehas po naman sa stock rat. Okay, next natin. Diplodia irrat. Ano naman itong irrat na naman ito, sir? Yung rat po, ROT ha, yung bubulok. Oh. Okay. Ano naman ang kaano nito, sir? Ang usual na pag tinamaan ang ating tanim nito, paano yung saan siya makikita or saan na parte? Yung rat naman, eh, ano naman yan? Sa dahon pa rin. Dahon pa rin. Oo. Ang isa sa mga symptoms naman ito, yung medyo ano na siya, yung parang plastic na rin yung ano. Translucent. Oo, yung ano, tapos yung husk naman, kasi nga ear rot, yung bunga na. Yung ear. Kaya tawag natin ng ear sa mais yung bunga. Tama. Yun naman, ang buhok doon sa bunga, nagdidikit-dikit. Oh, tapos? Anong kulay? Anong naging kulay usually? Usually, ano pa rin siya sa itik, dati light brown maganda medyo. Naging dark brown. Una muna puti. Puti, nagigreen hanggang sa ba-brown. Tapos, nagigano na sa has, kernels, and cups. Yung naapektuhan. So pumapasok na siya doon sa ano mismo sa bunga. Ano ang control measures natin, sir? Ang control measures natin eh yung pa rin variety. Highly susceptible cultivars. Gusto mong sabihin yung variety naman na tapos
practice deploying ko. Ano. Oh, yung variety naman na, kasi may mga variety, may iba variety ng mais. Maraming variety. Oh. Ang mais, doon tayo pipili ng naayon sa ating, kasi hindi naman lahat ng sabihin natin na tutubo at tutubo ang mais, pero hindi naman adaptable doon sa area mo. Sa area mo. Kailangan pumili tayo ng adaptable doon sa area mo. Okay. Okay, sige, sige, sige. Next, ang ating Fusario. Okay. Ito pong mga sumunod, alam, mga sunod-sunod natin na ano na to, na sakit ng ating mais ay usually ano na to eh, doon na sa bunga na, sir? Bunga na, ito. So, doon sa ear niya, sa ear. Kaya na, ear. Dito, nabubulok na bunga. Bunga, okay. Anong symptoms ito, sir? Yung ang infected kernels naman yan, yung parang, ayun nga, bulok na. Bulok na, nababray na. Ah, may amag na. Nababaiti speak, tulawan ng fungal growth. Medyo may puting-puting na parang yung sakali na amag. Okay. So, whitish pink to lavender fungal growth on kernels and or silks. Starburst symptom characterized by white streaks region. So, parang yun na sinasabi ni sir, parang may amag na. Parang may amag na. Nag-umpisa sa dulo. Sa dulo na naman. Pero parang silk siya, no, sir? Tela, parang hibla na. Hibla. Paganda na. Yun nga, amag sa kanin pahaba malipis lang. So usually tapos, po, hindi na natin mapapakinabangan yung ano nito. Usually yung upper ano niya, ang kernel niya, yung butil kulay pink na or brown, bulok na. Kapatid yung sabi, bulok na. So anong ano natin yan, sir? Ang control measures natin, Control measures natin, yun. Avoid pa rin ang highly susceptible cultivars o yung kailangan yung resistant variety ang itatanda natin. Tapos, then, kukontrol natin yung mga peste sa bunga ng mais. Borer na naman. Okay. Tapos, yun nga. Dapat malinis lo, lagi malinis, ang ano no, ang ating taniman at kung saan tayo nagpapalaki ng ating mga mais. Okay, so marami pa ata, medyo inabot na naman po tayo ng oras. Tayo ay natutunan naman siyempre ng mga bagong kaalaman at madadagdagan pa to pagbabalik tayo, sir, ano, para tapusin natin ito. So, napakabilis po talaga ng isang oras. Maraming salamat, sir. Sir Jojo. So, any ano po? Yun nga, sana may natutunan kayo sa counting oras na sa isang oras, okay? Sa oras na nagsama-sama tayo. Pero babalik pa tayo, sir, ha? Babalik tayo. Okay, babalik pa tayo kasi yun nga sinasabi ko kanina pa na kulang ang isang oras kung sa disease at saka sa peste ang pag-usapan ng mais. Marami yung kasing mga peste at saka sakit ang mais. And siyempre po, ipagpapatuloy po natin to sa next episode. Pero po, sa next episode po, baka yung first 30 minutes ay ipagpapatuloy natin itong talakay natin. Pero po yung 30 minutes pong natitira, ay nakaschedule po tayo ng ating mid-assessment. So, asahan po nyo na next episode po natin, next sharing po natin, ay maghanda rin po tayo sa isang pagsusulit, di ba? Sa radyo, ha, ibibigay ko yung mga katanungan na ating sasagutan at pagkatapos po nating sagutan yon ay ibibigay nyo sa inyong mga coordinator. Tapos ang coordinator po, i-forward din po dito sa amin. So, para makita natin kung at least mayroon tayong natutunan at assessment po ito eh, assessment. So, maghanda po tayo sa next episode. Pag-iusap lang po, kung mapipwede, wala po tayong ano, yung honest na lang tayo para
malaman natin kung may natutunan kayo sa isang oras, oras-oras sa loob ng isang dalawang buwan. May natutunan kayo. So, ang assessment natin, sir, ay simula doon sa pinakaunang talakay natin. Okay, sa land prep, seed selection and land preparation, etc. Hanggang sa ito pong mga anong ito, mga diseases. Okay. Kailangan pa namin i-improve. Kailangan honest tayo, diba? Okay. Kailangan ko lang, friend. Okay, sige. So, maraming salamat po, mga ating kaugnay, sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Sa susunod na episode po ulit, same time, same station, ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike, nag-iiwan ng isang masaganang ani, mataas na kita, mga kaugnay. Stay safe, stay home, together we conquer, we heal as one, Diyos mabalos po.